Okay, welcome back to our vlog. For tonight, at dahil dumating na po sila Maria, Talia at sila Nanay galing sa simbahan, kaya start na po ulit tayo. Only here at Manikin TV Productions Corporation. Sawadika! Oh my God, so bago po ang lahat, nais ko rin pong i-share sa inyo ang experience ko sa Star Awards. Ginana po ito malapit sa ABS-CBN. Connected din po kay Mr. Boy Abunda. So lahat po ng mga talents na nandun po ay nakasama ko with my mommy, yung nagmamanage po sa akin sa pag-aartista. At hinawakan din po ako ni Miss Patricia Javier. So naging talent din po ako ni Miss Patricia Javier. Yun yung time na okay pa po yung Facebook ko. Nabubuksan ko pa po yung Facebook ko that time. Yun po yung lumipat na rin po ako nun sa Muniz. So, from Barangay Socorro, Quezon City. Ayun. Nung nandun pa po ako yan, nagtatape. Hanggang makapunta ng Muniz. Tapos umuwi ako dito sa province para po kumuha ng gown. Ayun po, na gagamitin po sa Star Awards. Tapos yung time na po yun, yan din po yung kaya pala pinapasali po ako sa Binibining Pilipinas after po nung kay na makasama ko po si Ate Bianca Manalo. Lucky. Okay, so lucky chance po, opportunity po para sa akin yun na mga nakakasama ko po yung Binibining Pilipinas that time. Luckily. Ayun. Si Miss Patricia Javier po ay sumali rin po sa Binibining Pilipinas 1998, year 1998 po. At ngayon po ay isa na po siyang totoong beauty queen dahil nanalo po siya sa Mrs. Universe Noble Queen of the Universe. Ayan. Ha? Ano, bebe? Dito ka, pakita ka sa kanila, bebe. Dali. Pakita ka sa kanila din. Tara dito. Akit ikaw. Oh, ito na po si Maria Talia. Galing po sila simbahan. Ayan. Anong sasabihin mo sa kanila? Marunong pa ako kanta ng kanta ni Miss Day. Oh, sige nga. Kantahin mo nga para sa kanila. Bebe, dali. Dali, kantahin mo ha. Oh, kakantahan daw po kayo ni Maria Talia. Ayan, di ba? Miss Day. Isang kanta po nila. Oh. Galing ni Maria Tawilla. So, ayan po. Ayan. Hello po, Ate Patricia Javier. Ikaw nga, bebe. Talia. Talia. Hello po. Ate Patricia Javier. Ayan. Oh, ayan po. So, ayan po. So, yun na nga po. Napasama po ako dun sa Star Awards nung time na yun. So, nag-meeting. At host po nun si Ate Patricia Javier habang nag-a-advise po sa amin sa mga inaabusong kababaihan po. Ayun po, dahil advocacy po niya yun. So, nung time na yun, hindi ko po alam na sumali din pala po siya sa Binibining Pilipinas before 1998. So, nung makita po niya ako sa elevator, so, naka-high heels po ako nun. Yung na I remember naka high heels ako, nakasama ko siya sa elevator. Medyo nahihiya pa nga po ako sa kanya. Syempre
Siyempre, artista yung kasama na. Although, may nakakasama na rin ako. Pero, nung time nakasama ko siya, nahihiya pa rin ako. Kasi, maganda rin si Ate Patricia Javier. Alam yung morena. Morena po siya. Kung maputi po ako, siya po ay morena. Morena beauty. And I like her, I like the color of her skin po. Matangkad din po siya, ayun. Kaya lang nung time na yun, mas matangkad ako kasi kay Ate Patricia kasi naka high heels po ako. Tapos sabi po niya sa akin, ah, ang ganda mo naman. Oh, yun. Nalakbigla yung tenga. Siyempre, na-fluttered po. Fluttered. Pero, ayun, thank you din kasi po na-appreciate po ni Ate Patricia Javier yung beauty ko. Yun. Tapos yun na yung time na may nagpapasali nga po sa akin sa beauty pageant. Hindi ng Pilipinas. Ayun, tapos ngayon, di ba po na congratulations nga pala po kay Ate Patricia Javier. Siya po yung Mrs. Universe, Nobel Queen of the Universe. At sa tagal-tagal din po na hinanap ko si Miss Christina Aguilera, one of my favorite actress po, kasama po ni Ate Gretchen Barreto, yan. Yan yung mga kasamahan po niya na mga paborito ko nung teenager pa lang po ako. Ang tagal kong hinanap si Ate Christina Aguilera kasi akala ko nawala na siya, umalis na ng ibang bansa kasi matagal siyang nawala sa showbiz. Tapos, nung malaman ko, nandun pala po siya sa Leyte kung saan yung lugar po ng ancestors din po namin sa side po ni tatay na from Visayas na din po siya nakapangasawa. Tapos yun, nung time na yon nag-inquire-inquire ako ng mga information kasi syempre paborito ko rin po si Ate Christina Aguilera. Ayun, hanggang sa nilay ko po siya, pinalo ko na po siya sa Facebook. Tapos mga nakikita ko na po yung mga post niya. Ayun, dun na po nag-start ulit na magkaroon siya ng guesting sa television po. Tapos yan, ngayon po ay kinuha po siya sa beauty pageant din po. So, dati po hindi po niya ina-accept yung mga beauty pageants, may mga nag-offer po sa kanya. Pero ngayon po, first time po niyang lalaban ngayon sa Japan for Mrs. Nobel Queen of the Universe. Representative po siya ng Visayas sa side po ng lolo ko sa mga Santos, yun. From Visayas po kasi sila. Sa Leyte. Although, hindi pa po ako nakakapunta sa mismong lugar ng Dulag, Leyte. Dahil nga, medyo malayo rin po sa kabihas ng farm po, malayo po sa hospital. So, naririnig ko lang at nakakausap ko lang po sa kamag-anak. Lola, si Lola Lucy na nasa Israel, yun. Tapos sa mga kapatid po ni tatay. Good luck po and God bless Ate Christina Aguilera, Visayas representative po. At sa lahat po ng lalaban ngayon sa Mrs. Nobel Queen of the Universe, meron din po, apat po sila, ay meron po sa Luzon. May representative po ng Luzon. Sa Visayas po si Ate Christina Aguilera, may favorite one, katulad ni Ate Patricia Javier. At yung meron din po sa Mindanao, Muslim. At meron din po yung USA po is Filipina din po yung lalaban. So, apat po sila ngayon na dadalhin po sa Japan para sa competition. Good luck and God bless po. We'll pray for you guys. Ayun po. So, nakakatuwa lang naman. Alam niyo po, kahit po maliit yun si Ate Christina Aguilera. Cute po kasi siya. Lalo-lalo na nung nung dalaga po siya na pinapanood ko sa television. Ayan. At saka natutuwa lang dito ako kay Ate Patricia Javier kasi nung nakasama ko po siya, siyang pumabait po. Saka naramdaman ko na nagkikare po talaga siya sa akin. Kasi nga po, anong time na yun, maraming nagkakagusto ko sa akin na may mga nagbibirong directors, mga staff ng television. Pero nung time na yun po, ay mga friend ko lang po talaga. Hindi po ako nagpapaligaw sa kanila.
kaya nung Star Awards Day po, ayun, sinasabi nga po niya yung before, ganun din daw po siya nung nag-start pa lang siyang mag-taping-taping sa mga television, na marami din po talagang ganun nagbibiro. Pero syempre, ingat pa rin po, lalo't babae tulad ko, ganun. So, pareho din po kami. So, nakatira din po siya sa bundok ng Antipolo. Ang napangasawa po niya ay doctor, foreigner. Ayun, may mga anak na rin po si Ate Patricia. Ayun, so related lang po yung life ko kay Ate Patricia Javier. Kaya po, malapit din po kami sa isa't isa kahit na matagal po kami hindi na ulit nagkasama. Kasi yung buhay ko po at buhay niya ay may connection na nanggaling din siya sa ganoon na marami na rin po siyang sinasalihan, nakikipag-competition po hanggang sa makilala po siya. Ganun, yun lang. Nakatawa lang po na hindi ko lubos naisip ng ganun pa. Ayun, so sa daming artista ko po na nakasama. Ayun, thank you kasi po kahit hindi ko po nakikita, pinaparamdam po ng mga artista na nakakasama ko na tinutulungan po nila ako, ginagabayan po nila ako hanggang makamit ko po yung gusto ko po sa buhay, mga naisin. Ayun. At dahil sa tulong din po nila kung bakit yun, marami rin po ako narating sa buhay. Syempre, inspiration ko rin po yung mga artista na yan. Ang mga co-artist po. Ayan. Hello po. At dahil po dyan, kakantahin ko na po kayo, ha? Kantahin ko po kayo ng kinakanta ni Ate Patricia Javier. So, siya na po yata ngayon yung national director ng Mrs. Universe Nobel Queen. Kasama po yung nanalo ng Mrs. Universe. So, siya po yung pinagkakatiwalaan dahil karapat-dapat naman po talaga at deserving po si Ate Patricia Javier. So, kentahin ko na po kayo. Oh my God, what happened? Ah, my phone calls. Patricia Javier. Kayo po ba? May mga request po ba kayong song na gusto nyo ipakanta po sa akin? Comment lang po kayo below para pag-aaralan ko po. Ayan. So, siya ba ang dahilan kay Ate Patricia Javier po? Okay. Dali lang po. Medyo mababa po kasi yung pesto. Bakit tinatanggap ng puso't damdamin dating pag-ibig mo, ngayon'y di na akin. Nakita ko kayo, iwag mo nang ilihim. Nakayap ka pa sa kanya, naglalambing. Siya ba ang dahilan kaya ko ngayon?
dahilan, kaya di mo na ako kailangan. Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Bakit pagsuyo mo di na may babalik? Dahil umimot ka sa kanya'y naaakin. Nagpaalam na o may pagkasakit. Biglang lumuhos ang aking daigdig. Siya ba ang dahilan kaya ko ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Mahal. Nagpapaalam na o napakasakit. At ngayon ay biglang gumuho ang aking daigdig. Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako'y iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Siya na ba ang bago mong mahal? Oh, mahal. Ayan. Alright, so ito naman po ngayon. Si Ate Vice Ganda po, okay. Si Ate Vice Ganda po, 2014. Ayan. So, sa showtime po ito, ha. Si Ate Vice Ganda po ay pumunta rin po ng Dubai nung time na nandun ako. Nag-show din po siya doon. Nagkaroon po siya ng concert din doon. So, nandun po ako nun. Yun po yung time na bago pa lang po siyang sumisikat si Ate Vice Ganda. Ayun. So, kakantahan ko po kayo ng kanta ni Ate Vice Ganda. Sandali lang po, ha. Video. Sa Ate Regine Tolentino. Manhid ka. Manhid ka. Hindi ko po alam tong kanta na to. Pero try po natin, Ate Vice Ganda. Oh my God. Hindi mo ba alam naman? Nagmamahal sa iyong tunay ako. Whoa.
Di mo ba alam, naririnig, sinisigaw ng puso kong ito. Pangalan mo, at kahit na anong gawin, binigay ko ng bituin. Ang puso ko. Manhid ka, walang pakiramdam. Dahil manhid ka, manhid ka, at walang pakiramdam. Thank you, Tanya. Laman din ako ng tiyan. Syunga ka ba talaga o manhid ka? Ang cute ng kanta. Lang na may nagmamahal sa'yo. Di pa rin tumatalab, gayon man ang pantalab sa'yo. Wow, 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 wow. Kahit na isang ngiti, nagkakait mo pa sa'kin. Sa'yo. At kahit sagasaan ka, kahit magpakulam pa, di pa rin tumatalab sa'yo. Manhid ka, manhid ka, walang pakiramdam. Dahil manhid ka, puro dead magkana lang. At bet na naman kita, laman din ako ng chance. Syunga ka ba talaga o manhid ka? Ayan. Alright, so speaking of ayan, James Reed and Nadine Lustre. So ay nakasama ko po si Nadine Lustre at saka si James Reed sa Blue Leaf Hotel. Ayan, Blue Leaf Hotel. Ayan, so at nung nasa real estate po ako, yan, nakita po din ako nila James Reed tsaka ng mga pinsan niya. Kaya po nung time na yon, yung pinsan niya nire-reto ako kay James Reed. At gusto po akong makadate daw. Gusto akong ipadate kay James Reed kasi nga, para pag-usapan din po yung pinapabentang condo that time. I think 2019 po yun. If 2019 or 2020 po yun. So, syempre po, nagpa-flyerings po ako sa Gateway Mall. Ayan, as a model po, habang nagpa-flyering. So, with the high heels, ayan. So, nakita po nila ako doon, nagbibigay po ako ng flyers. So, gusto po nilang ipabenta sa akin yung condo. Nasa Manhattan Garden po dyan sa may Araneta, nung time na yun. And so, kasi nga lang, hindi ko po in-accept nyo kasi ano po, eh, may nagsaselos ayun. Kaya, ayoko po kasi nang gugan that time. So, kakantahan ko po kayo ng kay James Reed at Nadine Lustre. At isa pa, nung time na yun sila pa po ni Ate Nadine Lustre, kaya ay ayoko rin po ng gulong. Mamaya ay yun pa po yung maging dahilan nila. Hindi pa sila hiwalay nung time na yun. Nung gustong ipadate sa akin si James Reed. So, nire-respeto ko po si Ate Nadine Lustre that time. Kaya, hindi po ako nag-go sa date with James Reed. Pero si James Reed po ay nakakasama na rin po ni Ate Grace. Yung kasamahan ko din po sa pag-artista before. Nakakasama din na rin po siya. With the, ano po, eh, with the group yon, yung nagbabanding-banding po sila. Nung time na yun. So, nung ako naman po yung inaperan, hindi naman po ako nag-go. Ayoko naman
po kasi makagulo sa relationship nila ni Ate Nadine Lustre. Pero ngayon po, naghiwalay po sila, nagkaroon ng ibang girlfriend si James, at nagkaroon na rin po si Ate Nadine Lustre ng boyfriend. Pero at least ngayon po, magkaibigan pa rin naman po sila. So yan, kantahan ko na lang po kayo ng kanta ni James Wood and Nadine Lustre. Ang dami ko pong kwenta na ang daming kwenta ng buhay ko sa mga nakasama ko pong artista, yan ko. Hindi ko po kinakanta yung mga kanta nila, pero syempre itatry ko po para sa inyo, para mapakinggan nyo naman po. Tambalan ng dalawang. Dati. Paligoy-ligoy. On the Wings of Love yan. I think ito po yung kinanta nila nung time na yan. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. At me and I begin to melt, just like the snow when the ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love, on the wings of love, the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. Right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream, running free, traveling on the wings of love. It's on the wings of love, on the wings of love.
instead of flying high. Together flying high on the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. So next po, after po ni Ate Vice Ganda, yan. Pumunta rin po si Enrique Hill, ayan, sa Enrique Hill, si Catherine Bernardo, at si Sam Concepcion ng time na yun sa Dubai. So blondy pa po ako noon, so Barbie looks, blondy hair. So nagkita kami ni Enrique Hill sa malapit sa elevator with CCTV po, ayan. Tapos makita po niya ako, syempre I'm not prepared po that time. Siguro natuwa lang po sa akin si Enrique Hill, kaya so niyapos po niya ako, hinag po niya ako ng sobrang higpit na akala mo para niya akong girlfriend, akala mo para niya akong sister or any relative or yan or something na in the past po niya na naaalala niya sa akin kung niya po ako niyapos ng mahigpit. Ayun. So syempre na nabigla po ako, napatigil parang parang yung clock, yung orasan po ay tumigil, nag-stop. Ayun. Pero syempre, nung time po na yon, may boyfriend po ako. Foreigner po yung boyfriend ko nung time na yun. So, may katulad po niya, may lahi, ganun. Pero mas matangkad po yung boyfriend ko that time. Kamukha po ni... nung asawa po ni Aubrey Miles ngayon, si Troy Montero, ayan. Tapos yun. Ayun, nakakatawa lang. Siguro natuwa lang si Enrique Hill that time. Nagkaroon po kasi ng concert si Sam Concepcion, Enrique Hill, Catherine Bernardo that time. Hindi pa po sila mag-jowa ni Liza Soberano. So, hindi pa po sumisikat nun si Liza Soberano nung nangyari po yung pagpunta ni Enrique Hill sa Dubai, na niyapos po niya. So, sobrang tuwa po niya sa akin. Kasi syempre, blondina po. Blondina, tapos ang puti-puti ko, Barbie niya. Year 2014 or 2015 po yan. So, ito na po, kakantahin ko po yung song ni Enrique Hill. Si Enrique Hill po ay may dugong Spanish din blood po yan. Oh, kaya mo ba ito? Your love to she's the one. Hindi magkatagpo. Miss, tunay na ligaya. Dulce amore. So fly. Ikaw lamang by Enrique Hill. Sana'y sa akin magtiwala ka. Gumano man ang mundo ngayon, pag-ibig ko'y hindi mababago.
Pero para may mas maganda pa po dito, sandali lang. Mr. Cupido. Tunay na ligaya, hindi magtatagpo. I'm not familiar with this. Kapiling kasintang, kahit liwanag ng buwan sa gabi, di ko na masisita. Iisa lang ang naghaharintala sa mundo. Tanging ikaw ang liwanag sa buhay ko. Di ko pansin ang bango ng jasmine pagkapiling kasinta. Kahit gadagat ang dami ng gosas, hindi matataranta. Iisa lang ang nagtataglay ng halimuyak. At ikaw nga tanging ikaw sinta. Tunay na ligaya. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Magahapon kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Di ko pansin ang bawat sandali pagkapiling kasinta. Bagyo, tulan, kidlat o kulog man, di napapansin sinta. So 10 years ago po itong song na ito. Isa lang ang hinihiling kong kasagutan. Ang ngayon at kailan may makapiling ka. So, I think naging friends po kami ni NTT Hill dun sa other accounts ko po noon. Ayun. After po nung magkita kami sa green. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga, hapon, kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga, hapon, kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga, hapon, kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga, hapon, kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ayan. So, after po nito, so, si Ate Maha Salvador, okay? Nakasama ko po si Ate Maha Salvador nung with James Reed and Nadine Lustre and May Mendoza po sa Blue Leaf Casino. Ayan. With the Magician. Ayan, tapos yung mga dancers po, lahat. Mga models, singers, ayan, nagsama-sama po nung time na yon. Ha!
At ako rin po yung ginawang kadouble ni Ate Maha Salvador nung time po na nawala siya sa ASAP. Sa ASAP ABS-CBN. Sa belly dancing po yun. With a child. So, yun. Nag-double muna po ako that time. Kasi nga pareho kami ng hair. Maikli yung hair namin. Tapos medyo yung height po namin medyo parang swak na yung konti yun. Tapos yung face namin parang ano medyo ano din. Related yun. Medyo may connection ng konti. So, dahil dyan, kakantahin ko po sa inyo yung kinakanta ko sa Dubai. Sa Makati, ano ba yun? Makati kami, diba? Sa Asiana Hotel Boracay, 5-star hotel po. Ayun. Kung saan po sumunod sa akin doon sina Enrique Hill, yung mga ibang artista po, ayun, sila Ate Vice Ganda. Marami po kasi mga artista ang pumupunta din doon. Ayan. So, kakantahin ko po sa inyo yung paborito kong Dahan-Dahan Lang with Ate Maha Salvador. Dahan lang. Pag umibig na ay ulit natin. So ngayon ko lang po ulit kakantahin to after simula pa ng 2014. Okay. Medyo parang malabo po yung lyrics niya, so try natin sa iba. Ito nga, try natin. Check this out. Dahan-dahan, baka ito okay. Try natin ito. May lyrics ba to? Dahan lang. Pwede bang umibig na hindi nasasaktan? Pwede bang pigilin ang pusong nagmamahal? Nangangarap lang, sana'y malaya ka, di makatulog sa gabi. Sana ikaw ang katabi. Oh, dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Masakit mang aminin, di maalis sa isipan. Ang halik na galing langit sa labi mong pinagmulan. Dahan-dahan lang. Pagkakamali ba ang ako'y magdahilan? Paano lilimutin ang ating nakaraan? Kasalanan ba ibigin kang tapat? May luha bang pumapatak dahil sa tuwa't galak? Oh, dahan-dahan lang. Oh, dahan lang. Masakit mga minit, di maalis sa isipan. Halik na galing langit sa labi mong pinagmulan. Dahan-dahan lang. Pagpadalos-dalos sa landas, ang buhay natin marahas. Ipaglalaban kong karapatang lumigaya. Ngunit
Ngayon ay litong-litong, paano ba tayo umabot dito? Tama o mali, pwede bang pakisabi? Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, oh dahan lang. Dahan-dahan lang, masakit mga mini, di maalis sa isipan. Ang halik na galing langit sa lagri mong pinagmulan. Dahan-dahan lang, dahan lang, dahan lang, dahan lang, dahan lang, dahan lang, dahan-dahan lang. Thank you, Trivinia at sa Kalsi. Sandali lang po. Hindi siya masyadong makita. Si Kuya Ryan pala nag-unang hirap niya. Ayan po, dahil sa lagi ko rin pong nakakasama si Miss Regine Tolentino, Ate Reg, yun, sa unang hirit before. At sa iba pa pong events, yun. Kantahan ko na lang po kayo ng... Tapos pumunta rin po, sumunod din po sa akin si Ate Regine Tolentino sa Dubai nung time na yun. So nagpunta rin po siya doon, nandun po ako. Ayan. Tapos yung ngayon po may baby po siya, yung anak po niya ngayon. Ang pinangalan po din sa anak ay Rosie. Rosie, so medyo katunog po ng pangalan ko, Rose. And Rosie. Ayan, ni Ate Regine Tolentino. Regine Tolentino. Magaling din pong sumayaw ito sa Ate Regine Tolentino. Sa unang hirit, unang-una ka. Ayan. Regine Tolentino po. Regine Velasquez lang po. Parang wala yung kay Ate Regine Tolentino. Unang hirit, unang una ka.
At dahil hindi ko po makita kung may kanta po si Ate Regine Tolentino, kaya dun na lang po tayo sa isa. So, si Juancho Trevino po, ayan. Nakakasama po namin dun sa anong hirit ng tayo. Tapos, yung time na yon ay nagiging partner ko po si Juancho Trevino. At saka yung isa na si parang mukhang Jollibee po, ayan. Nakalimutan ko lang po yung name po niya eh. Yung time na yun. So, lagi po kami pinagsasama sa ano, sa unang hirit. With Ate Bubay. Si Ate Bubay. Mabading po, Ate Bubay. Yan, mababait po sila. Napagkamalan lang po talaga na, napagkamalan nga lang po na boyfriend ko si Juancho Trevino. Pati no, ni Mami Mami. Weng na nasa Washington DC po ngayon. Na ano pang sawa po ay Santos din po ka-atilido ko sa US. Sa Hawaii. Ayan. So wala tayong nakitang song sa Atiribin Tolentino na. Okay, ano naman. Tapos noon, tapos nung nag-dating po ako sa Robin Hood, sumunod din po sa akin nung time na yun si Juancho Trevino. Nagpunta rin po siya doon ng taping days po. Na bago pa lang po ako nag-taping kay Kuya Dingdong Dantes. Malapit po sa ABS-CBN nung time na yun. Hotel, malapit po sa ABS-CBN. So, nagkaroon po kasi ng party. Yung role po na nasa table po kami na at umattend po kami ng wedding, something like that. Na nandun po si Paolo Contis, na pinuntahan pa po ako sa table namin. Kasama po yung isang mother na artista. Tapos pinuntahan po nila ako dun sa may table namin. Nakatingin po sila sa akin kasi nakatuwa lang siguro. Pinagmamasdan. Anyway, medyo bolero po talaga si Kuya Paolo Contis. Talagang pag nagkagusto po sa mga babae. Alam mo, may magustuhan pong babae or nakitan po sa babae, talagang lalapitin po. Katulad ko noon. Siyempre, yun ko lang siya nakita. So, nilapitan niya ako sa table. Ganun. Red, that's okay. Ano lang naman po yun sa role lang. Kaya after, pero after naman po nun, ay hindi na po ako umattend. Last taping ko po yata yun. So, sa Robin Hood. Hindi na po kasi ako naka-attend ng mga next taping po. Ang dami ko na po bang kwento. Ayan, so kakantahin ko na nga lang kayo. Ayaw lumabas kasi ng mga songs po nila, baka wala po talaga. So ibang songs na lang po yung kakantahin ko para sa inyo. Ha. So sinashare ko lang po sa inyo yung mga experience ko with sa mga artista po. May mga mababait naman po talaga sila. Syempre, hindi naman po talaga maiiwasan kasi yung magkaroon po ng crush. Kahit artista po, nagkakaroon po ng crush sa hindi pa sikat. Ayan. Hindi pa talagang sikat na maraming pelikulang nagawa. Ganun. Syempre, siguro na ano lang sila. Natutuwa or may nakikitang character na nagugustuhan sa isang babae or sa personalidad tulad ko. Ayan po. Sinare ko lang ito sa inyo. Para tayo nasa maalaala mo kaya. Ano. Sayang si Lola Charo Santos po. Parang nagpaalam na po kasi ngayon sa ano, maalaala mo kaya. Wala na po yatang maalaala mo kaya. Kasi nakita ko sa post po ng social media. So, marami po nag-share. Ganun. Santos din po. Ang tawag ko nga po Lola Charo Santos. Kasi nung time po na si Maria Talia po ay na hospital. Yung hospital po na pinagdalhan po kasi kay Maria Talia.
na ako po yung pinag-desisyon para po makalabas po si Talia ng buhay. Ay, ang may-ari po nun ay sila Lola Charo Santos sa Sardinas. Kasi ang kwento po nung time na yun ay yung lolo ko po, sa saibo ng lolo ko na sa Santos ay hindi na po pinagbayad yung sa hospital nila Lola Charo Santos kasi nalaman Santos. So, parang yun ang kamag-anak, ganun. Tapos nung kami naman po ni Talia, syempre Santos pa rin po. At dahil dun nga, kaya napamahal din to sa akin si Lola Charo Santos, not only for maalala mo kaya. Ayun, and because also of Talia. Talia's life is part of Lola Charo Santos Hospital. Yun. Kaya nabuhay din po si Maria Talia. Oh my God, ang dami ko na pong nakwento, no. Alam niyo po, kaya medyo masakit na rin po yung aking ganito kasi ang dami ko na pong nasabi. So, sa ibang araw na lang po ulit, pero ngayon po ay kakantahin ko na lang po kayo, okay? Ano ba yan? Kasi hindi basta po lumalabas yung mga songs. Okay, so ito po. So, Holy Grail, ito po yung favorite na kinakanta ko po sa Dubai noon na pinag-aaralan ko po sa gitara, na tinuturuan po ako mag-gitara ng banda po. Kasi gusto nga po nila ako maka-jamming noon sa band na time na yun. Kaya tinuturuan ako mag-gitara. Kaya po nakabili ako ng gitara kong pink dati dahil doon. So, ito yung pinag-aaralan ko nung time na yun. Okay, you take the clothes off my back and I let you. You steal the food right off my mouth and I'd watch you eat it. I still don't know why. Why I love it so much. Oh, and curse my name in spite to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty or clean. Give it up for fame, but I still don't know why. Why I love it so much. Yeah. And baby, it's amazing I'm in this maze with you. I just can't crack the code. One day you're screaming, you love me loud. The next day you're so cold. One day you're here, one day you're there. One day you care, you're so unfair. Zipping from your cup till it run it over. Holy Grail. Blue told me remind you niggas. Oh, fuck the shit you're talking about. I'm the nigga. Oh, got up in all these lights and cameras. Oh, look what that shit did to Hammer. Oh, bright lights and Tyson. But look what it did to Tyson. All that money in one night. 30 mil for one fight. But as soon as all the money blows, all the pigeons take flight. God, what I do at the Quebec. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that.
Mama, please just get my bill. I know nobody to blame. Kurt Cobain, I did it to myself. And we all just entertainers, and we stupid and contagious. Now we all just entertainers. And baby, it's amazing I'm in this race with you. I just can't crack the crowd. One day screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you're so unfair. Sipping from your cup till you run it over. Holy grail. Second bitches in Malawi, I got haters in the paper photo. Shoots with paparazzi, can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm cornered off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the fuck I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Sliding by in that big body, curtains all in my window. But it's chain works, I think back you as the same person. If this is all you had to deal with, nigga, deal with this shit ain't work. Camera just snapping my eyes hurt. You just dying back where I was born. Fuck your iris and the iris. Get the hell up of your high horse. You get the shit that niggas die for. Yours while you mad, take the good with the bad. Don't throw the baby out with the bad water. Still that nigga, nigga, you survive. You still getting better, nigga, living the life. Vanilla wafers in a villa, illest nigga alive. Michael Jackson tours. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it run it over. Holy grail. You get the air out my lungs whenever you need it, and you take the blade out of my heart just so you can watch me bleed, and I still don't know why I love it so much. Yeah. And you play this game in spite to drive me insane. I got it tattooed on my sleeve forever winning with guess whose name. But I still don't know why I love it so much. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it run it over. Holy grail. Alright. So next song po ay... Kasama ko po yung ano, pinaaral din po sa kanta ng Manila in Hit Band. Sunlight, yan. Favorite po namin yan. By Nina. By Ate Nina, ayan. And speaking Ate Nina, okay. So last song po ito, ha. Si Ate Nina na po ay nakasama ko sa Dubai din. Sumunod din po siya din. So, nagkaroon po kami ng commercial with Ate Nina about sa alak po. Ayun. Commercial sa alak. So, ayun. So, ako po yung napili din para sa commercial ni Ate Nina na kasama po din sa pangalan kami. Jamming kami. So, kaya kakantahin ko rin po ito para sa inyo with Ate Nina. Kaya nung time na yon nung pumunta sa Ate Nina doon,
So, lahat ng mga kanta ni Ate Nina pinapaaral po sa akin ng managers and mga boss. Kasi po, bagay daw po kasi sa bosses ko yung mga kanta ni Ate Nina. Ayan. And thank you po sa pagtutuwala sa mga bosses po nung time na yun sa Dubai. Mga managers, kila Daddy Rico, yan po yung mga boss doon. Mababait po like a father to me. Sa Asiana Hotel Boracay Bar. Shout out po sa inyo dyan. Sana po ay okay pa rin po kayo. Sila Sergio, ayan. Favorite ni Sergio kasi ako nun. Ayan, kantahin yung mga kay Nina daw, ayan. Tsaka ni Daddy Rico. With Kuya Dennis, of course. Kuya Dennis Coronado. Ayan, ang mga supporters ko po. Tsaka yung mga DJs, ayan. Mga staff. Mga marami po akong friends doon ng time na yun. Mga taong nagmamahal po sa akin at kapamilya po ang touring sa akin. So, nagka-care, ayan. And advisor also. About like, I watched the world go by in silence. Deep in the night in silence. Time going by so slow. I think about the morning and it warms my heart, because tonight I'm going back to the one I love. And but tomorrow with the dawn I'll be there and he'll be beside me. Sunlight, oh sunlight, bring me the love I need to guide me. Shine me deep inside of me. Sunlight, oh sunlight, show me the way. I look at the stars and I pray for morning, counting the hours till morning, thinking about his smile, oh, his sweet smile. I'm standing on the promise of a brand new day. Put and face another night, staying home alone. I know he needs me just as much as I need him. So baby, I'm coming. Oh, oh, sunlight, oh, sunlight, bring me the love I need to guide me. Shine it deep inside of me, sunlight, oh, sunlight, show me the way. Whoa, yeah. And when I hold him up, him, let me go. No, no, no. No more running far and wide. I'm gonna stay up by his side. It's my laughter, my love, my life. He's my soul. Sunlight, oh sunlight, show me the way to a brighter day. Sunlight, oh sunlight, bring me the love I need to guide me. Shine it deep inside of me. Sunlight, oh sunlight, show me the way to brighter day. Sunlight, oh sunlight, bring me the love I need to guide me. Shine it deep inside of me. Sunlight, oh sunlight, show me the way. Oh yeah, so isa po sa character ko na nagustuhan ko sa akin ng mga bosses dun ay ayun po, yung magaling po ako mag-adjust, ayan. So, kaya ko pong
i-adjust ko yung sarili ko sa mga taong nakakasalamuha ko. Kasi totoong tao po ako, yung hindi po ako plastic. Ayan, sana gustuhan po. Not only dahil sa mabait na pinakita ko sa kanila. Ayun, siguro kasi masasabi natin, plastic kong Barbie. Barbie, kasi favorite ko po talaga Barbie. Ayan. Barbie, manika, yun ang mga bata po. Kasi nung namatay si Papa, bago mamatay si Papa, nareregaluhan lagi ako ng mga manika. Ayan, mga manika. Favorite ko po kasi mga Barbie. Kaya yun na rin po yung naging dahilan kung ba't na ilagay ko po sa pangalan kong Barbie. Dahil kay Papa. Mahilig po kasi nagbigay sa akin ng mga Barbie. Yan, so na-realize ko. Talaga pala gusto ko pa talaga ng Barbie. Ayun, so dahil last song ko na nga po ito, so in the next days na lang po yung iba. Para ma-share ko po sa inyo yung life ko in the past. Ayun, sa mga nakasama ko pong artista, thank you po sa lahat ng at sa mga taong sumuporta po at nagmahal po sa akin. Hindi ko magagawa yun kung wala kayo para sa akin. Okay? Dahil po dyan, adios na po. Bye 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 bye. Besame, besame, mucho besos, besos, besos. Muchas gracias for watching. Okay? Love you.